Sa kabila ng kanyang magandang buhay at pagiging active at successful sa showbiz, hindi pa rin maitatanggi na maraming issue ang kinaharap ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Ayon sa mga balita, hindi lamang ang pisikal na kalagayan o pagkakaroon niya ng sakit, kundi ang failure ni Ronaldo na maisalba or maisave ang kanyang marriage sa longtime wife na si Mary Faye Gibbs. Ayon sa mga report, 3 taon na ang nakakalipas na maghiwalay ang dalawa. At sa tagal nilang mag-asawa sa loob ng halos 50 years, ay masakit para kay Ronaldo ang hindi makasama ang kanyang pinakamamahal sa buhay. Ito ang naging sanhi kung bakit tila nalugmok ang aktor sa depresyon o kalungkutan. Nakadagdag pa dito ang pagkakaroon niya ng prostate cancer surgery na ginawa nga noong December of 2022. Narito ang naging pahayag ng kanyang kaibigan at leading woman sa kanilang pelikula na Ikaw at Ako na si Boots Anson Roa tungkol sa personal na kalagayan ni Ronaldo nang makapanayam ito ng Inquirer.com. I think this had to do with his personal life. I don't know if it's common knowledge that his marriage broke up some 3 years ago. I never asked him the reason why, but of course, I know that this had an effect on him. Jano is in his 50s now, so that means they've been together for over 50 years. Dagdag pa ni Boots, during the filming ng kanilang movie na Ikaw at Ako, napansin niya na parang nahihirapan ang maglakad ang aktor. Alam din ni Boots na may heart problem din si Ronaldo. On the set, I noticed that he already had a hard time walking. He used a cane and needed assistance to move around. More than the physical pain, I noticed that he was sad. Yes, he would still joke around, but there was a notable difference in his behavior. Once when we were rehearsing, he told me, "Mare, masakit dito," while pointing to his heart. Whatever he was going through emotionally had a big impact on him. I felt too shy to ask him about it. Dagdag pa ni Boots, pansin na pansin niya ang kalungkutan ng kanyang kaibigan. I just noticed that it was too painful for him to walk straight. It was kind of perfect for our scenes because we were portraying an old couple. But when the director would shout cut, I could still see his pain expression. But what was more noticeable to me was the sadness. I could feel the sadness. Ron had always been iyakin, prone to crying. But he cried so much while doing this one. Sa puntong ito ay marami pa rin ang nangihinayang sa nangyari sa buhay ng mahusay na aktor. Kaya naman ganun din ang patuloy na pasasalamat ng manager ni Ronaldo Valdez na si Jamela Santos na siyang naging malapit na tao sa buhay nito. Umaasa naman na magiging eye-opener ang story na ito ni Ronaldo Valdez sa mga taong nakakaranas ng sakit at depression. Patuloy na panalangin para sa bawat isa.